Hey guys, what's up? It's your boy, Mano, right here. Kamusta, 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 kamusta? So, eto na. Ito na yung video na pinamis ko sa inyo. Mag-start na ako at magturo. Sisimulan ko sa pagsusulat ng drums. So, key points lang bago tayo magsimula. Napakahalaga, no? If you're going to send a track to your friend or kabanda, make sure na you're working in time. Ang ibig ko sabihin ay itrack mo yung gitara mo na nasa metronome. Bakit? Kasi makakatulong yun para luminis yung kanta ninyo. Niwala ka sa hindi, pero yun yun, bro. Okay, yung mga kantang wala sa metronome, I don't contest that. I personally love the dynamics of old songs na hindi gumamit ng metronome sa recording, but we have resources right now and the power to use metronomes. So I strongly recommend na mag-track kayo and mag-practice with the metronome. Yung nasa harap ninyo ngayon ay ang session na ginawa ko para sa presentation ng aking first tutorial. So kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang track ng guitar. Dual track lang yan. Same. Identical sila. Itong parts na to, trinak ko siya sa 145 na tempo and 1/4 na time signature. I-discuss ko yung time signature sa ibang topic siguro, pero for now, ginagamit ko yung 1/4 as my guide to create music. Ito lang siya. Tuloy-tuloy na click lang siya under 145 speed. Pakinggan natin yung song. Alright, so simple lang yung kanta. Kung mapapansin ninyo, sa session na to, may mga color scheming akong ginamit dito. Pink sa gitara, blue naman sa bass, green naman sa drum. So pwede kayo mamini ng colors na gusto ninyo or i-customize yung session based sa inyong preference. So for me, I use this preference. Ito na yung nakasanayan ko, so I always use this session. Yung naming convention nandyan din, so guitar left, guitar right, tapos meron akong parent guitar, so ipapasok ko lang sa under dito para malaman ko na ito yung tatay at ito yung mga anak niya. So nakasend lang itong dalawang to papunta dito. So medyo OC ako na tao pagdating sa environment na pinagtatrabaho ko, dahil nakakatulong sa akin to para makapag-decide at ma-identify yung mga bagay ng mabilisan. So tulad ito, pink, alam ko agad gitara siya. Green, alam ko agad na drum siya. Maging snare man yan, maging kick man yan, maging toms man yan, or maging overheads man yan. So, sa ngayon, hindi natin kailangan i-detalye yung kick, snare, toms. Gagamit lang tayo ng MIDI para makapagsulat ng kanta. Isang track lang kailangan natin. So, Control M pala yung pagpapalabas ng mixer sa Reaper. So, Control M. So, green. And then, contact. So, ang gamit ko ngayon ay GGD, Modern and Massive. So sa mga hindi nakakaalam ng GGD, idol ko ang Periphery. Sobrang tinitingala ko sila sa lahat ng aspeto pagdating sa pagsulat ng kanta, pagputus ng sarili ng album, sa pag-record, sa pag-market nila, paggawa nila ng mga bagay na unique, napakagaling. And merong Pinoy version yan na idol ko, shoutout sa Kamikaze. Hi boys, what's up? Ayun, nag-record sila ng last album nila sa Last Stone Studio. And si Mr. Steve Badiola ng Typecast ang nag-mix ng kanilang EP. So okay, paano ako dumating sa point na to? So before ang lahat, gagawa tayo ng bagong project. So, pwede ka palang gumawa ng tab. Para magawa yon, pwede kang pumunta sa File, New Project tab. Ito yung kagandahan sa Reaper eh. Tatrabaho ka by tab eh. So ito yung nagustuhan ko sa kanya. Isa sa mga feature na nagustuhan ko sa kanya.
So, gawa tayo ng track ng drum. So, kapag mag-add ka ng track, punta ka sa track, insert new track. And then, pangalanan ko itong drums. Palit ako ng kulay, color, green. Ayan. So, alam ko na agad ang drum siya. Okay. And then, click natin yung effects. Alright. So, hanapin natin yung contact player. Click ko yung contact. So, kapag nakita mo yung kung ganito yung itsura, hindi sira yan, pindutin mo lang itong UI. So, medyo nakakompress yung aking contact. Pipindutin ko lang to para lumabas yung buong ulit. Yeah. Yung buong itsura ng contact. Alright. So, ang gagawin natin is iliload natin ngayon yung Modern Massive. Ito ang paborito ko ngayon kasi sakto sa live setup ko. Okay, so medyo may konting bug lang dahil matatagal lang to. Huwag mo na antayin yan. I-close mo lang to and then i-open mo lang siya ulit. Tapos yun na, mag-load na yan. So, alright, so may kita kayong mga control sa baba. Paano ko napalabas yan? Ano yung magic mo dyan, Manu? Ganito lang siya, guys. So, itong button na to rito, i-click nyo lang yan. So, pwede nyo, kung hindi nyo nakikita yung keyboard dyan, pwede nyo click yan, keyboard, and then yung outputs pwede. Ito pala, pwede nyo i-click yan kung gusto nyo palakin o paliitin yung contact. So, ngayon, keyboard lang yung gagamitin ko. So, ayoko muna to gamitin kasi hindi ko naman siya kailangan. I-discuss ko yan sa ibang topic, yung pag-route ng GGD sa bawat track. Pero, alright! Next step, guys! So, okay na. Loaded na yung ating GGD. So, checklist. Meron na akong drum track dito. Meron na akong GGD dito. Tapos, tumutunog na yung aking digital drums. So, next step, magkikreate na tayo ng ating MIDI notes, ano? So, isiset ko na ang aking time sa 145. 1-4 at maglalaro na tayo. So bago ako makapagsimula, kailangan ko mag-create na MIDI track. Para magawa yun, punta lang sa insert, tapos new MIDI item, and then eto na yung MIDI track mo. So papalakihan ko siya para makita mo yung label, drums, untitled, MIDI item. So pag may nakita kang MIDI item, MIDI track yun. So magkaiba ang wave item sa MIDI item. Ganito ang itsura ng wave. So parang ano siya, kalat-kalat na ganyan. Ganito naman ang MIDI. Parang may mga dot. Okay? So, yun. Handa na tayo magsulat ng drums natin. Meron na tayong drum track. Meron na tayong GGD. At meron na tayong MIDI item. So guys, sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha o na-download yung GGD or Get Good Drums, punta lang kayo dito sa website na to. I'm sure alam na yan dahil sikat na sikat itong plugin na to. Napakadali lang yung gamitin. So ito yung gamit natin, Modern Massive. Pwede rin kayong umuha ng iba. Ako nag-aabang lang ako ng sale. Medyo pricey siya ng konti, pero pag nag-discount sila, medyo okay naman. Hindi ko kayo pinaforce sa gumamit ng GGD. Merong mga Superior Drummer, Easy Drummer, at iba pang plugin. Yung plugin ni Bow Virtual lumabas na. So, itatry ko yon. Nag-aantay lang ako ng sale. Tignan natin kung anong tunog. Promising yung plugin. And I like how it sounds. Idol ko si Bow. Shoutout. Kung naiintindihan mo Tagalog. Okay. So, balik tayo rito. So, again. Para makapagsimula kayo magsulat ng drum track, ang una ninyong gagawin ay e-check yung tempo. E-check nyo yung time signature. Tapos, yung grid mga bro. Usually, ang pinaka-okay, 16, 1 over 16 na. Next is, ito double-click ko siya, guys, para lumabas na yung editor ng aking MIDI. Pwede niya i-maximize, pwede niya i-minimize, or i-restore sa dati niyang size. So, kapag mini-scroll niya yan, or kinindot niya yung control, tapos mouse-scroll, lumalaki, lumiliit. Medyo fan ako ng labeling. Nililabel ko siya. So, paano nangyari yan, man? Yung ganyan, no? So, right-click lang. Double, dalawa, tapos pwede na kayo mag-label. Okay, so isi-shortcut ko na yung ginawa ko dito. Mag-jump na tayo dito. Okay, so ito, kung makikita ninyo, nag-label na ako dito, in-identify ko na yung mga
instruments, mas madali na sa akin maglagay ng nota kasi alam ko na ano yung mga instrumento. Okay, so gawa tayo ng blankong instance. Paket ko muna to. Copy ko muna to sa baba. Tapos i-copy ko to. Tapos tanggalin ko lang ba. Yan. So dito tayo magtatrabaho. Eto. So kung mapapansin ninyo, nung na-receive ko yung track, unang ginagawa ko is tinitignan ko yung mga parts na pare-pareho. Tulad na to. Yon. So, kung mapapansin nyo yung jug-jug-jeron, naulit na siya. So, dalawang bilang na sa akin kagad. So, ang ginagawa ko, ina-identify ko na sa buong part ng kanta kung ano-ano yung mga part na yon. Pangalawang step ay gagawin ko na yung bass na part ng drum. So, isusulat ko na siya. Ang paborito kong attack, isinasabay ko yung accents ng gitara. Minsan bass, minsan gitara. Pero, yung modern mga metal, ngayon, halos lahat sabay-sabay na yung accents lalo na, no? Yung mga rhythm. So, mas maganda sa tenga. Kick snare ako magsimula eh. Kick snare, tapos maglalagay na lang ako ng accents. So, gawin natin yung buong part na to. Yung buong part na yan, gawin natin ng ano, lagyan natin ng kick snare muna. Alright, so kung mapapansin nyo, buo na yung isang bar natin. Ang second attack ko kapag nabuo na yung bass ng kick snare, lalagyan ko ng hi-hat. Lalagyan natin sila ng hi-hat. Yan, copy ko na yan. Hanggang dulo. No. So, tingnan natin. Alright, so meron na tayong bass na tunog ng drums, ano? So, pangatlong step. So, unang step, gagawin ko yung kick snare. Pangalawang step, lalagyan ko ng hi-hat. Pangatlo, lalagyan ko na ng accents, no? So, pag ako nagsusulat pala ng kanta, iniisip ko na ako yung nagda-drums. Apat lang yung limbs ko, eh. Dalawang kamay, dalawang paa. So, kapag mo nagsusulat kayo ng drum lines, make sure na ayon sa dami ng kamay at paa. Okay, moving forward, ang gusto kong mangyari, maglalagay na ako ng accents. So, maglalagay na ako ng crash. Mahilig ako maglagay ng accents kasama ang kick drum. So, ang gagawin ko, every 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, every 4 counts, dun may crash. Alright, so, nakumpleto ko na yung accents, no? So, maglalagay na ako ng details. So, sa part na to, gawin natin, guys, yung first pattern, ganito lang muna. Okay, so natatanda nyo kanina na sinabi ko na ina-identify ko yung mga parts na pare-pareho. So dito nyo na magagamit yun. So since na pareho ito at saka yung kasunod niya, ang gagawin ko ay ika-copy-paste ko lang yan. Meron na akong room. Nakasave na ako ng time, hindi ko na kailangan ulitin pa. Pwede ko na lang din bagu-baguhin yung mga parts na gusto ko. Sa Imbunoko 2, we love to change each section. Minsan pinapabagal namin, minsan pinapabilis namin. Pero yung science, parehas pa rin ng time signature at bilis. Ang next step is, ang gagawin ko, papagandahin ko lang yung accents, no? Sa pangalawang part. So, maglalagay ako ng mga double strokes. In front. Tingnan natin kung ano tunog. Ang gagawin ko naman ngayon, sasabayan ko yung ilang parts ng gitara gamit yung kick. Okay, so kung mapapansin nyo, slow progress,
tsaga lang yung puhunan, gumaganda na yung pakunti-kunti yung mga bagay. Yung pakunti-kunting step na ginagawa ko, nag-a-adapt siya. So, little details matters. So, di ba? Okay. Okay. So, napaka-basic lang. So, meron lang akong apat na stage para magsulat ng kanta sa MIDI. So, kick snare, hi-hats, cymbal accents, tapos dynamics na. So, ganun lang guys. I hope may natutunan kayo sa lesson na to guys. Spread the news. Pakita nyo sa mga kabanda nyo, sa gitarista nyo, sa bassista nyo, sa vocalist, sa drummer. Practice nyo sa bahay. Sa mga walang GGD, ina-encourage ko kayo na mag-invest. Sa mga meron naman, encourage ko naman kayo na gamitin ang gamitan para ma-practice kayo. At maraming tutorial sa internet na available, lalo pag nagsasearch ka ng Get Good Drum. So, eto. Maraming, dito lang din ako pumipitas na mga idea. I encourage you to play more music, create more music. Huwag kayo matakot na kung magugustuhan, hindi magugustuhan ng ibang tao. Dahil, bro, art mo yan eh. Ako, personally, hindi ko iniisip kung magugustuhan ng tao, hindi yung ginagawa ko. Kasi, ito yung gusto kong gawin eh. So, hindi natin kailangan i-please yung mga taong nasa paligid natin kapag tayo nagsusulat ng kanta. Dahil, hindi ganun yung art. Art is a form of appreciation. So, it's a form of appreciation about what you have created. So, yun lang. Maraming salamat. Ciao! Kita-kits muli. Salamat sa pagtambay. Please share this video para makatulong sa mga tropa. And I hope may natutunan kayo. Message nyo lang ako and I hope masagot ko kayo. Huwag kayo matakot mag-try na isang bagay na hindi nyo pa alam. Paulit-ulitin nyo lang gawin ang gawin ng gawin habang buhay. Dahil ang mastery ng isang bagay ay nakakamit yan kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay. So, ako, mahilig ako magpaulit-ulit. Bye! Peace!